to Usapang Love Life with Cherry Bells 95. Charot, Usapang Love Life, ginawang show. Ayan, so magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. So, isa-shoutout natin yung mga tao, kung meron man ngayon, mga taong nagdududa or napag-isip, nakakapag-isip-isip kung talagang interesado pa ba yung mga jowa nila or partner nila sa kanila or mahal pa ba sila ng jowa nila. Shoutout sa inyo kung nagdududa kayo, kung isa kayo sa mga nagdududa. At shoutout rin sa mga partner na nawawala na ng gana sa kanilang mga jowa kung nanonood kayo. At kung isa kayo doon, shoutout sa inyo. Sana masaya kayo sa mga ginagawa nyo. Ayan, so for today's video guys, pag-uusapan natin yung mga signs. Kuno, tignan natin kung ano yung mga signs nga ba. Mga signs na parang nawawala na ng interest sa'yo yung partner mo. So, ano ba yung unang sign? Para sa akin, yung unang sign doon, nawawala na siya ng time. Wala ng oras. Wala pala akong relo. Wala ng oras sa'yo yung tao. Naniniwala ako na kapag mahalaga sa'yo yung tao, bibigyan mo siya ng time mo lagi. Lagi siyang may part sa time mo. Sa time mo. Tama. Lagi siyang may part sa time sa bawat araw mo. Tama ba? Yung paggamit ko ng sentence, tama ba? Basta time. Hindi ako naniniwala na laging sinasabi, busy sa trabaho, ganyan, busy sa work, ganyan-ganyan, walang time, makapaganyan-ganyan. Hindi ako naniniwala dun, palusot nyo lang yun. Kung mahal nyo yung tao, magbibigay kayo ng time. Bakit? Wala kayong lunch break, wala kayong yung merienda break, di ba? Lahat naman ng work, may mga break-break, hindi kayo makapag-text sa mga ganyang bakanteng time nyo. Charot. Ayan. So, walang time. Isa na yan, walang time. Pangalawa, communication. Guys, kung na-observe nyo na yung communication nyo, pakunti ng pakunti ng pakunti ng pakunti. Yung mga messages, yung mga chat nyo, magtaka na kayo. Dahil baka may ibang chinachat yan. At pampalipas oras na lang kayo. Pag, pansinin nyo guys, pag umpisa yung magjowa, kapag bago pa lang, aba, ang haba-haba ng chat, di ba? Pag mag-chat, isang message pa lang, ang haba-haba na. Para akala mo naman nagtitipid sa load kasi lahat na nandun sa isang message. Pag mag-reply, ang haba-haba, haba-haba. Ngayon, ang swerte mo pag na-replyan ka, di ba? Kung mag-reply man, one word, sa hinahaba-haba ng chat mo sa kanya, yung re-reply sa'yo, ah, okay, ingat, ganyan-ganyan na lang. Kung ang mga messages nyo dati, nagkukulitan, naglalandian pa kayo sa chat, ngayon wala na, yung messages nyo na lang, good morning, good afternoon, good night, kumain ka na ba? Ingat, yun na lang, yung communication paiksi ng paiksi ng paiksi. Bakit parang nakaka-relate ako dito? Hi, shout out sa'yo, usap tayo mamaya. Ayan, so parang ganun, for me ah, time, communication, diba? Kasi kung mahal ka ng tao, dapat lagi kanyang chinachat, dapat lagi kanyang message, alam ko yan, experience ko yan. Nung bago pa lang kayo, ang sweet-sweet nyo. Yung bago pa lang kayo, parang bawat oras, mayroong text. Bawat segundo, mayroong text. Bawat minuto, mayroong text. Kulang na lang, parang magte-text na lang siya na magte-text sa'yo at hindi na magtatrabaho. Tapos, kapag nagtatawagan kayo sa gabi, ganyan, parang inaabot na kayo ng umaga na walang magbababa ng call. Kasi ikaw na bumaba, hindi ikaw na. Parang ganyan, nagtuturuan pa kayo kung sino yung magbababa ng call. Pero ngayon, hindi na kayo nakakapag-usap ng gabi. Kung dati, inaabot kayo ng umaga, kakakwentuhan sa phone, ngayon inaabot ka ng umaga, kakaantay ng reply niya, hindi ka malang ma-reply yan. Ayan. Isa ba kayo sa ganon? Shout out, nakarelate tayo doon. Talagang nagbabago yung tao nung pagmatagal na yung relasyon. Shout out. Pang, ano ba una yun? So, time, communication. Ano yung pangatlo? Pangatlo guys, yung feeling ko, yung lagi ka na niyang pinag-aalala. Diba? Sa ating mga babae, lagi tayong nag-aalala, lalo na kapag hindi nag-text sa atin or hindi nakapag-reply sa atin. Naniniwala ako na kapag mahal ka ng tao, hindi kanya hayaan na mag-alala ka. Yung lagi kang nag-worry kung may nangyari ba sa kanya. Ito, ako, as personally, as ako, lagi ako, gusto ko na ina-update ako. Gusto ko yung mag-text ka naman kapag for example, pauwi ka na, or may lakad ka, or may ganyan. Para alam ko kung nakarating ka ba sa pinuntahan mo, nakauwi ka ba sa bahay mo ng ligtas. Ganun akong tao. Siguro ganun din yung ibang babae, or yung ibang lalaki. Diba? Gusto natin ina-update na
tayo ng mga jowa natin. So parang feeling ko, hindi yun ibig sabihin na gusto namin na mag-update kayo sa amin. Ibig sabihin, wala kaming tiwala sa inyo. Yung dahilan, kaya gusto namin na i-update nyo kami para inform kami kung nakauwi ba kayo ng safe, ganyan. Yan yung intention namin, hindi naman para spy kayo, hindi naman para, hindi dahil wala kaming tiwala sa inyo. Ganon. So yun, kapag pinag-aalala ka na niya, parang feeling ko, hindi na siya interesado sa feelings mo. Kasi kung mahal mo yung tao, dapat lagi mo siyang ini-inform para hindi siya mag-alala. Kasi syempre, nasasaktan din yung babae no kapag nag-worry. Hindi lamang babae, lalaki din naman siguro. Pero kadalasan babae talaga yung nag-worry. Mga lalaki kasi mga walang pakialam yun eh. Charot! Mga inaamoy yung mga lalaki. Ayan, so ganon. Huwag niyong pag-alalain yung mga jowa niyo. Akala niyo, nakakatulog kami ng matino. Na hindi namin alam kung nakauwi kayo sa bahay niyo ng ligtas. Ha? Ayan, so time. Communication. Yun yung mga, tapos yung mga pinag-aalala kayo, yun. Tapos kung dati-dati talaga guys, kapag papasok sa trabaho, magpapaalam pa yun sa'yo, alis na ako, punta na ako work, tas, ay, pauwi na ako, ganyan-ganyan, ngayon wala na. Nag-worry ka na lang lagi. Tapos ito pa, yung pinakamatindi, yung chat ka ng chat, ang tagal isin, pero naka-online. Naka-online, chat ka ng chat, naka-online siya, kita mo kaya ka nga nag-chat-chat eh, kasi naka-online. Tapos, hindi ka malang isisin. After 4 hours, isisin ka niya. Pero hindi ka naman re-reply yan. Tapos, sa gabi ka pa-reply yan. Akalain mo. 4 hours mo lang chinat. Saka pa lang sinisinin. Tapos, gabi ka na re-reply. Ay, nagigigil talaga ako. Bakit na kasi ganyan kayo? Kabahan na tayo. Kinakabahan na nga ako eh. Kabahan na kayo kung ganyan yung mga jowa niyo. Tapos, yung dating jowa niyo na sweet. Nagiging irritable. Yun, sign na rin yun. Yung parang tuwing nakikita ka niya, tuwing mag-chat-chat kayo, minsan na nga lang kayo mag-chat, minsan na nga lang kayo mag-usap, imbis na mag-usap kayo ng matino, ng maayos, naghahanap pa ng dahilan para mag-away kayo, guys. Maliit na bagay, nagiging irritable, maliit na bagay, naiinis, parang laging naghahanap ng kasalanan mo. Parang gusto na lang lagi ituro kasalanan mo, ganyan. Lagi kang pinag-iinitan, ay nako, isang dahilan, yan, kabahan na kayo. Kaya yan mainit ang utak sa'yo, kasi nag-away sila ng ka-text na charot. Nambibintang. Yeah, so, pero, totoo yun. Parang feeling ko talaga yun yung mga signs talaga na parang nawawala na lang interest sa yung jowa mo. Hindi ako naniniwala sa busy. Kasi ako kahit busy naman ako, nag-text ako eh. Kapag lunch break, tuwing talaga may... Bakit sarili ko na yung pinag-uusapan natin dito? Hindi, totoo yan. Diba? Tayong mga babae, diba? Kahit kaya tayo pa-busy, kaya naglalaba tayo. Pag may nag-chat sa atin, nakikita natin na jowa natin, nagre-reply tayo agad. Tapos, basta may free time tayo, nag-chat-chat talaga tayo. Yun din yung napapansin ko. Ganon yon. Dati naman, kahit busy kayo, nung bago pa lang kayo, bago nyo pa lang niligawan yung babae, kapag naniligaw pa lang kayo, or bago kayo sagutin, kahit yano kayo ka-busy, chat kayo, nag-chat. Kaya mga boys, bakit mga boys yung pente? Boys, kaya kayo, kung hindi nyo kayang panindigan yung pangako nyo nung nililigawan nyo pa yung babae, huwag nyo nang ligawan. Kasi kami, kung ano yung, kung bakit kayo namin sinagot, ini-expect din namin na magiging, kung paano kayo namin nakilala, magiging ganun kayo hanggang dulo. Hindi yung, sa umpisa lang kayo magaling, tapos sa huli, wala na. Ganon. Dapat manindigan kayo. Kung hindi kayo marunong mag-commit, huwag na kayo mag-jowa. Nagigigil ako. Ayan. Kung hindi kayo marunong mag-commit, huwag kayong mag-jowa. At kayo din mga babae, kung hindi rin kayo marunong mag-commit ng maayos, kung ginagawa nyo rin yon, yung kapag nawawalan na rin kayo ng interest, huwag nyo nasagutin yung tao. Yun lang. Ba't ako nagigigil? So, yun lang naman, guys. Parang pabiro, no? Parang pabiro. Parang hindi naman seryoso yung vlog na to. Pero totoo yun. Talaga, time. Tapos napapansin nyo yung communication, yung paikli ng paikli, yung thread nyo sa messenger. Yung mga dati ang hahaba paragraph, parang gumagawa kayo ng kanta sa messages niyo kapag nagbubulaan kayo. Ngayon wala na. One words, two words na lang yung natatanggap niyo chat. Kasi nakakawalang gana rin, di ba? Kaya minsan sinasabi nila na parang nawawalan nila ng gana sa kanila. Pero sila din naman yung nag-uumpisa ng ganun. Kaya tayo minsan nawawalan na rin tayo ng gana. Nawawalan na rin tayo ng gana kasi yun yung ginagawa nila sa atin, no? So, yun lang yung mga signs ng mga communication. Wala na masyadong time. Lagi kang pinag-aalala.
hindi na nag-a-update sa'yo, mga ganyan. Yun, tandaan nyo yan, guys. Pag nakaramdam na kayo ng ganyan ako, kabahan na kayo. Ako nga kinakabahan. Charot. Yan, so yun lang, guys. Thank you so much for watching. Alam ko wala kayong may natutunan dito. Kung meron mo na iba, thank you. Kung wala, naiintindihan ko naman. So yun, thank you so much for watching. Please, don't forget to like, comment, subscribe, and click na rin yung bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you so much again, guys. God bless you all. Ingat. Bye-bye.